nagdala ng mga mini flat iron na ganito. Ang glow talaga yung skin ko. Very bright, very glowing. Marks maliliit. And girl, kinabukasan, ang liit na nila. Pagkalagay mo ng mascara, lalagyan mo siya dito. Igaganan mo siya ng matagal. Hey guys, Nicole here and welcome back to my channel. And for today's video, I'll be sharing with you my monthly favorites for the month of March. So actually, hindi lang to parang monthly favorites, pero ito yung mga currently kong ginagamit or most of the time for the past few months, ito yung mga usually kong ginagamit na mga products, may mga skincare, may mga makeup, may mga haircare products ako yung share sa inyo today. So if you wanna know my monthly favorites for the month of March, please keep. So let's start with this Candy Magic Mini Flat Iron. So kung pina-follow mo ko sa Instagram, ang dami nang nakakita nito nung pinost ko to nung January sa Instagram stories ko, and I even posted it sa aking Instagram na feed. So ayan, and ang dami na curious dito kasi napaka-cute niya, napaka-handy, napaka-lit. And nung pinost ko kasi to, nandun ako sa restaurant, kumakain ako habang nag-flat iron, o, diba? So, ayun. Ito, maganda kasi dito, meron siyang kasamang ito, parang cable na pwedeng-pwede mo siyang ilagay sa inyong or isaksak sa mga power bank. Yes, sa power bank lang siya. Or, pwede siyang direct sa, ano, sa saksakan. So, ayun, kailangan meron ka lang nung, yung saksakan mismo para magamit mo siya direct sa saksakan. But, ba't ka gagamit dun? Ang purpose nga kasi nito is portable anywhere, everywhere you go. Pwedeng-pwede mo siyang gamitin. Isaksak mo lang siya sa inyo mga power. Next, we have Bello products here. These are Bello sunscreen from Sample Room. I got all of these for free sa Sample Room. All you have to do is punta lang kayo sa website na Sample Room, tapos immediately or pag nag-register ka, immediately you get 100 points. And itong 100 points na yun, 100 points na to, you can use it para ma-purchase or ma-avail yung mga products nila doon for free, and all you have to pay is their shipping fee. So, ito meron tayong perfecting tinted sunscreen. So, ito, sobrang favorite ko siya. Meron ako nito yung maliit. And, lagi ko siyang ginagamit, especially ngayon na syempre summer na, or even hindi summer, lagi ko talagang ginagamit yung ganito. Mas gusto ko lang yung maliit kasi mas handy siya, mas madaling ilagay sa bag. But, ayan, napakaganda itong tinted sunscreen. Good siya for all types of skin. And then, meron kasi siyang tone adapt technology, which means na parang kahit anong kulay ng skin mo, mag-a-adapt siya sa inyong skin. So, sobrang okay niya. Meron din tayo itong Sun Expert, yung kanilang SPF 40 for the face. Ito, ginamit ko to nung pumunta ko sa beach nung, alam ba yun, nung Feb. So, sobrang okay to. Non-sticky. Wala siyang white cast. So, parang very natural lang siya sa skin. And ito, maganda. Whitening sunscreen. At actually, ito parang nag ito ay nirelease nila, I think, last year. So, maganda itong whitening sunscreen. Kasi hindi lang siya, alam mo, hindi ka lang na-protect from the sun. It also helps to whiten the skin. Tiny product from Soul White Korea. Their Whip It K-Bright and Even Whitening Whip Soap. So, ito, nagamit ko na siya for, I think, 2 weeks na yata. And, girl, sobrang ganda nitong soap na to. And, kakaiba siya kasi, ayun pala, maganda kasi, ayun, may kasama na siyang mesh or bubble mesh. Sorry kung ganyan kasi nga, ayun, nagamit ko na kasi siya. So, ibalik na natin siya. So, ito, maganda dito kasi, yung soap niya, sobrang lambot siya. Hindi siya yung sobrang, yung soap malambot. Pero may parang, basta hindi siya yung sobrang matigas na malambot. And, soap. So, medyo malambot na soap siya. And, ang mangumbong, may berry scent siya, strawberry scent siya. And, very mild siya sa skin, very light sa skin. And, maganda kasi talagang truly nakaka-brighten up ng skin siya. We also have another hair care product over here. This is the CFC Lab Argan Hair Oil. So, ito ay yung peach variant nila. So, meron kasi akong isa pang ganito na parang yung normal ones nila, yung color blue. So, ito naman maganda siya kasi ito yung peach peach variant nila. Sa, as in like, sobrang amoy peach siya. Ang bango-bango, as in amoy na amoy mo agad. And ako kasi addict ako sa mga hair oil kasi nga, diba, damage yung hair ko, kakakulay, and basta sobrang kailangan talaga, hindi ako pwedeng walang hair oil everyday. So, kailangan ko talaga ng hair oil everyday para hindi siya masyadong frizzy and curly kasi yung hair ko, curly wavy yung hair ko. So, kailangan talaga meron akong mga ganitong klaseng hair oil. And ang maganda dito, sobrang bango niya and sobrang lambot ng hair mo pag ito niya. We have heat pads over here. Alam niyo naman na sobrang addict ako sa mga heat pads, especially na meron ako menstrual cramps or dysmenorrhea for the very long time. Siguro more than 10 years na, 15 years na ako nagkakaroon. Meron ako talaga akong dysmenorrhea. So, nung na-discover ko yung mga heat pad, sobrang na-addict na ako sa heat pad. Hindi pwedeng wala akong dalang heat pad kasi nga, sobra akong mag-menstrual cramps na kailangan ko ng heat pad. And ako, I'm working as a nurse. So, alam mo, hindi naman pwedeng lagi akong may nakalagay na
hot compress, diba, sa puso mo kapag nagkakaroon ka. So, ito na-discover ko. May bago ko na-discover na heat pad. So, alam mo, nagamit ko na siya kasi wala na itong laman na isa. So, I got here this Barro Hot Pack. So, meron tayong warming pad and meron din tayong healing pad na premium. So, ang pinagkaibahan nila, itong warming pad nila. So, parang yung yung rectangle na ano, na shape siya and isa lang siya. Yung ganito kasi, ginagamit ko, kailangan ko dalawa. And then, itong isang mas maganda. As in, talagang ganyan yung itsura niya. As in, pahaba talaga siya. So, ito, nilalagay siya sa ano, underwear mo, ilalagay mo siya. And, umiinit siya. It lasts for siguro 6 hours, 8 hours. So, pwede mo talaga siyang gamitin kapag nasa work ka. Alam mo, hindi mo na kailangan maglagay ng heat, hot compress. So, very handy siya. And, talagang nakakatulong siya para ma-relieve yung inyong pain, yung mga menstrual cramps, and hindi lang yun. Actually, mga ganito, pwede mo siyang gamitin if meron ka mga muscle pain, kasi dumidikit siya. Although, ang medyo hindi ko lang nagustuhan dito, yung dikit niya, hindi siya masyadong dumidikit, parang natatanggal siya, so kulang lang siya sa dikit. But overall, sobrang laking help nito kapag nagkakaroon ako ng menstrual cramps. We have this device for mascara or for your eyelashes para ma-help niya na mas mag-stay ng matagal or mas mag-curl ng matagal yung inyong mga lashes. So, this is the Mars Shape na Magic Lash. And sobrang ang dami ng curious nito nung pinost ko siya sa Instagram ko. Eh, kasi, actually, ito. Ayan siya. Kung makikita niyo, silicone siya na may parang shape siya for parang brush siya ng mascara. So, ang ginagawa kasi nito is umiinit siya. Like, syempre, hindi ko siya mapapakita sa inyo, but naririnig niyo ba? Ayan mo. Ayan, may tunog siya. And then, habang tumutunog to, medyo nagkakaroon ng heat over here. Diba, usually naman, kung gusto niyo tumagal yung kanyang mga lashes, alam mo yung traditional way sa stick, diba? Sa Korea, ganun yung ginagamit nila. But ako kasi personally, natakot ako pag ginagamitan ng stick. So, parang alternative, hindi alternative, yeah, parang alternative na rin to for the stick. And mas okay to kasi at least hindi siya yung talagang, alam mo, yung ininit na ininit. Kasi yung init na to, saktong-sakto lang for your lashes. Sakto lang siya for your lashes. And parang pagkalagay mo ng mascara, lalagyan mo siya dito. Igaganan mo siya ng matagal. Hindi naman matagal. Siguro mga 10-15 seconds. So, hindi siya ganun kainit for your eyelashes. So, safe naman siya sa lashes mo. So, maganda siya kasi talaga na-help niya na magstay yung curl, yung mascara all day. And ayan. So, sobrang ganda na. Have Hymish, tama ba yung pronunciation? Hymish products, skincare products over here. I got this a Style Korean and I've been using this products for 2 weeks na. And sobrang gandang-gandang-ganda siya. And hindi pa ako nakatry ng mga Hymish products. Ngayon pa lang. And sobrang napawawa talaga ako kung gano'ng kaganda pala nung brand nila. So let's start with this All Clean Balm. Yung kanilang famous na All Clean Balm na parang siguro dupe ata siya nung vanilla ko. Or mas mura kasi siya kesa dun sa vanilla ko. And ito, sobrang natuwa ko dito kasi yung balm niya, parang it feels soft, it feels smooth, and napakalambot lang talaga, and madaling nagmamelt talaga yung makeup pag ito yung ginagamit. Like, kahit konti lang yung gamitin mo, mabilis na natatanggal yung mga makeup. Ang meron tayong ito, Black Tea Mask Pack. And ito, natuwa ko dito kasi, ano siya, ano ba siya, yung natatanggal siya na mask. So, wash off pack siya na mask. So, ilalagay mo lang siya for siguro 10 to 15 minutes sa skin mo and then tatanggalin mo siya. Ang maganda dito, na-help niya talaga parang ma-moisturize, maging soft, smooth yung skin mo pag tinanggal mo siya. And ito, maganda siya kasi sobrang mild lang siya sa skin. So, we have this Bulgarian Rose Water Mist Serum. So, ito, sobrang na-curious ako dito. It's actually a toner and a serum skincare na nakalagay dito sa mist. And sobrang fine nung mist niya. Like, sobrang fine talaga. And ang maganda dito, parang it helps na parang maging soft talaga yung skin, mas maging smooth yung ating mga skin, and hindi siya nag-cause ng breakout. We have this Dualism Smudge Proof Stop Mascara from Hymish pa din. And girl, sobrang okay niya. Like, waterproof talaka siya. As in, ngayon ako naka-discover ng parang, ano siya, underrated brand or underrated siya na product. Pero talaga na-help niya mag-curl yung lashes ko. Yung curl ng lashes ko, nag-stay talaga siya ng matagal. And hindi nagsasmudge or, alam mo, hindi ka nagka-panda eyes dito. So, sobrang grabe. Isa na ito sa mga favorite ko na mascara. So, pumunta tayo sa aking current na ginagamit na collagen. So, this is the Pure Beauty Collagen. So, meron na ako nagawang review nito. Pero ito na yung pangalawa kong pack. And kita nyo,
wala na siyang laman. Paubos na siya. Actually, siguro yung mga dalawang scoop pa nito, paubos ko na siya. And girl, kita nyo naman recently sa mga videos ko, nag-glow talaga yung skin ko. Very bright, very glowing. Alam mo yun, parang alive na alive yung skin ko. And again, I'm already 31. So, ayan, malaking help talaga yung mga ganitong klaseng collagen para ma-hide natin yung ating mga age and to keep your skin young, soft, and supple. So, ito, favorite kong collagen. Current favorite na ginagamit ko na cleansing water. This is the Calendula Deep Moisture cleansing water from the brand na Steam Base. I know, hindi siya sikat na brand. Hindi ko actually kilala tong brand na to. But ang ganda-ganda pala nung product to. Akala ko, ano siya, parang oily siyang. Noong una kasi parang first impression ko, akala ko oily siya, but it's not. Para talaga siyang cleansing water, parang micellar water. Water talaga siya na parang ini-help talaga niya na deeply ma-cleanse yung skin mo. As in talagang lahat natatanggal niya. Well, except for waterproof makeup or waterproof mascara. Hindi yung shadow. Natatanggal. Ano maganda dito? Kakita niyo ba yung mga particles sa loob? Ayun, mayroong mga calendula na leaves or petals. So, ayan. So, sobrang sarap nito sa skin. We have my favorite na BRTC Anti-Pollution Blackhead Cleansing Oil. So, ito, ginagamit ko siya sa aking mga waterproof mascara. So, sa eyes ko lang siya and also sa lips. So, ma-help niya talaga na ma-remove yung mga waterproof mascara and yung sa mga lipstick na sobrang matte na i-help niya. Ito, pwede mo siyang ginitin for the whole face. But since meron akong combi, oily type of skin, ayoko masyadong oily na cleansing oil sa buong face. Kasi medyo talagang oily talaga siya. Oil talaga siya kasi hindi ba? We have my favorite toner pad. So, we have this Essence Herb T390 Toner Pad. So, ito, gamit ko na siya almost everyday. Ito yung ginagamit ko kasi nga, I know if you've watched my videos, sinabi ko mga previous videos ko, mayroon ako parang dry skin. Pero parang recently, hindi ko alam dahil summer na siguro, marang nagiging combi siya, na medyo may dry, na may pagka-oily. So, ang gulo ng type of skin ko. So, everyday, iba-iba ako siya ginagamit ko na skincare. So, depende sa skin ko, current skin ko nung sa araw na yun. So, ito, ginagamit ko siya actually almost every day, especially before ako pumasok. So, morning routine ko siya. Kasi nga, para ma-help niya na maging hindi ako oily all throughout the day. Kita mo naman, half pad na yung nagagamit ko. And manipis yung pad niya. Kahit manipis yung pad niya, ang daming laman ng pad na yun. As in, for the whole face, kasyang-kasyang siya. May tinitipid ko. If you watch my ibang mga video, kung naparad yun na, meron ako nagawang parang separate thorough review of this Momopuri products. It's a brand from Japan. And nung time kasi na ginagamit ko to, meron ako extremely dry skin. Sobrang laking help niya para maging parang moisturized, glowy pa rin, as in buhay pa rin yung skin ko. But recently, hindi ko na siya masyadong nagagamit kasi nga medyo nagiging combi type na ako. Minsan sa gabi, ginagamit ko siya pag sobrang feeling ko ang dry ng skin ko. Or parang gusto ko kasi, ito kasi, pag kinabukasan, pag kagising mo, pag ito yung ginamit mo sa gabi, parang ang soft, ang supple ng skin mo. Pero, depende kasi sa tulog. Pag alam ko masyadong mahaba yung tulog ko, hindi ko siya ginagamit. Kasi nga, pagising ko, parang lapot na lapot ka na. So, ginagamit ko siya pag alam ko parang ilang oras lang yung tulog ko, sabi natin 8 hours, so yan, pwede ko siyang gamitin. And ito, mas okay itong gel cream if meron kang dry skin, kasi ito talaga, ito yung nakakapagbigay ng sobrang hydration sa skin. Easy Collection Blemish Spot Clearing Serum. So, I have an acne prone skin, and ito, sobrang gandang discover ko nito kasi nilalagay ko siya, hindi siya sa whole face ko ha, nilalagay ko na siyang kapag may pimple ako, may parang red spot, or magsisimula pa lang yung pimple, nilalagyan ko na agad ng ganito. Ay, nakakatuwa kasi na-help niya na ma-dry yung pimple ko, and then na-helpin niya para hindi magkaroon ng sobrang pulang-pula yung pimple, yung parang nagsascar, alam mo, minsan nagsascar para nagkakaroon ka ng red marks kahit flat na, diba ganun pag nagkaka-pimple. So ito, hinahelp niya ma-prevent na maging ganun yung skin ko. So far, nagkakaroon ako ng mga pimples recently, maliliit lang, pero nakakatulong to kasi parang yun nga, na fade away niya yung mga bumps or red marks. And ito, yung pinaka-favorite ko na serum, it is the Phytoniacin Whitening Essence. Alam mo, gamit na gamit ko na siya kasi ayan. And if you've watched my parang ibang favorite videos, so, or hindi ko pa ito talaga nagagawa ng parang review siya lang. Hindi ko alam kung bakit, pero kita mo naman, nagamit ko na siya for, I think, 1 year ko na ito nagamit, or 1 year na ata ito nasa akin. And, nahi-help niya talaga parang mag-fade yung mga blemishes, it also to brighten the skin. And yung serum niya, hindi siya yung serum na oily, alam mo yon. Medyo, hindi naman siya sobrang parang water type. So, in between ng water siya and
parang oily, pero hindi siya sobrang oily. But, ayan, sobrang sarap niya sa skin pag ginagamit ko siya. Every night ko siya ginagamit, pero hindi na siya everyday kasi nga iba-iba yung ginagamit ko. Mas ginagamit ko kasi itong blemish spot recently, kasi ito yung recent kong discover. So, ito minsan nagagamit ko pa rin naman siya para every 2 days. Bago ko na-discover para ma-help na hindi na lumaki yung pimple or ma-help na mag-suit yung pimple nyo, lumiit yung pimple, mabilis na mag-dry up yung pimple, this is the AC Collection Ultimate Spot Cream. So, actually, ito, tinry ko lang siya nung una kasi nga, nagkakaroon ako na ulit ng mga maliliit na pimple. And sobrang noong una, may ginagamit ako yung benzoyl peroxide. Pero hindi ko alam ba't nangangati yung skin ko. Or siguro masyado ng harsh yung benzoyl peroxide for my skin. And eto, tinry ko lang siya. Kasi noong una, hindi ako naniniwala. Hindi pa ako sure. Kasi sabi ko, cream. So, baka maging oily yung skin ko. Or oil, mas mag-oil yung ano, yung pimple. Yung pag nilagyan mo nito. But it's not. It's a cream, yes. And yung cream niya, hindi siya yung parang cream na malapot. So, parang buo siya na cream. So, nagsistay siya dun sa pimples pag nilagay mo siya. And, kung makikita mo, ayan o. Ganito yung itsura nung kanyang, eto, hindi ko alam yung tip niya. So, pag meron kang pimple, ilalagay mo lang siya dun sa area na yun. So, ayan. Medyo unhygienic nga lang kasi, di ba? Parang, may pimple ka dyan, silalagay mo dyan. Pero ako kasi okay lang naman sa akin yung ganun. But, kung gusto nyo, para medyo hygienic, ilagay nyo na lang siya dito at saka nyo ilagay dun sa pimple. But, ako ka lang naman kasi yung gamagamit. So, ilagay ko siya sa mga pimple, ng mga red marks, maliliit. And, girl, kinabukasan, ang liit na nila. Or, na-help talaga nila mag-dry up yung pimples agad-agad. I was expecting na magkakaroon ako ng breakouts ulit or whatever. Pero, ito, na-help niya talaga na maiwasan lumaki yung pimple. Like, girl, hindi to sponsored or what. Try nyo siya. Sobrang, if meron ka acne skin, or ma-pimple ka, girl, try nyo siya. Sobrang, holy grail ko na siya. Facial cleansers or facial wash over here. Let's start with my favorite na Perfect with Collagen in from the brand na Senka. So, this is a Japanese brand. And ito, nabili ko siya sa Japan. But, it is actually available na here in the Philippines. And meron akong ginawang parang separate review, thorough review of this Perfect with Whip Collagen in. I've been using this for siguro 2 months na yata or almost 2 months ko na itong ginagamit. And sobrang ganda na ito sa skin. Sobrang lambot ng skin. Hindi ako ng breakouts or what. Next is my favorite cleanser nowadays. This is the AC Collection Calming Foam Cleanser. I know, puro AC Collection, puro Cosrx yung gagamit ko lately. Kasi nga, ayan nga, bumabalik na sa pag-oily yung skin ko, combi type. Medyo nagkakaroon tayo ng mga small bumps, small pimples, but hindi naman siya masyadong lumalaki. But alam mo yun, kailangan natin i-prevent yung mga bagay na yun. So, ayan, ito, naging favorite ko tong Calming Foam Cleanser. Ginagamit ko siya sa gabi kasi parang feeling ko mas thorough siya nakakapag-cleanse. So, ito, ginagamit ko siya sa gabi. And ano siya, hindi siya masabing mild siya eh, pero parang squeaky clean yung feel niya talaga kapag ginamit mo siya. And hindi katulad nitong Perfect Whip na parang it leaves your skin pa rin soft and smooth. Ito kasi talaga for ano siya, for acne prone siya. So parang squeaky clean siya, hindi siya sobrang drying naman, but sapat lang yung pagka-dry ng skin mo para hindi na magkaroon ng breakouts or parang nakakam niya talaga yung skin mo. So ayan. Ito, ginagamit ko siya, everyday ko na siya ginagamit. Facial mask na ginagamit ko. Actually, ito lang ginagamit ko na facial mask. This is the Maybina 30 Days Mask Sheet. So, buhay pa siya sa akin. I'm not sure if na-feature ko na to sa mga favorites video ko or what. Pero, ayan, favorite ko siya kasi meron siyang pang-pick or picker and then sobrang, baka kasi mahulo siya. But, ayan, ang dami-daming essence sa loob. And, in fairness, matagal to sa akin, mga siguro, 5-6 months na sa akin. And, ang dami pa ding laman, ang dami pa rin ng essence. And, manipis lang siya. Pero, kahit manipis siya, ang daming laman nung makukuha mong essence or nung makukuha mo dun sa mask na essence na pwede mo pang gamitin sa leeg. Next are skincare na tools or beauty tools. So, let's start with the 7 Drop na cleansing brush. So, hindi siya, magandang ito sa brush na to, hindi siya like ng typical na brush. Alam niyo yun? So, ito kasi, pag pinindot mo siya, ayun, umiikot yung talagang brush niya. Nakalimutan ko na yun, yung Clarisonic ba yun? Clarisonic. O basta yung mga ganun, alam mo yung nag-uso yung mga ganung klaseng facial cleanser. So, ayan. Maganda siya kasi very handy. Maliit lang siya. Hindi siya yung malaking-malaki. So, ayan. Kahit na parang tinatamad ka lang, ilagay mo lang siya sa ganyan. So, natutorially, tanggal talaga niya yung makeup mo. Yung lahat ng mga dirt or whatever oil sa skin mo. And maganda kasi yung brush niya. Hindi siya matigas. So, malambot lang yung brush niya. Ayan, makita mo.
And meron siyang two types of vibration. So, ito yung una niyang ang vibration or unang parang bilis. And then, pag pinidot mo ulit siya ng isa pa, so, ayan, kita niya, mas mabilis, mas maingay siya. So, ayan. Next is this Energy Beauty Bar or yan, the Glowholic na Beauty Bar. So, I think na-feature ko na to sa isa sa mga video ko, but girl, ito, hindi ko siya masyadong na-share. Pero, lagi ko siyang ginagamit. Alam mo yun, ang dami kong ganun kasi, lagi ko ginagamit, pero hindi ko sila na-share. But ito, dahil lahat ng mga skincare na ginagamit ko, ginagamitan ko na ganito para talaga mag-sip through yung ano, yung skin product. Alam mo yun, talagang nakaka-relax pa siya. Parang naano lang, talagang na-relax na ako. Pero nakaka-relax talaga to. And ang maganda dito, ayan, may, it also comes with this parang tiny na bar or parang stone na pwede mo siyang gamitin pag swear sa mga under eye, ganyan. Yung mga dito, yung mga hindi masyadong nare-reach nito ganito kasi kalaki, diba? And ang maganda dito, pwede mo siyang gamitin pa rin sa liig, sa body. But ito, ginagamit ko na siya syempre sa face ko lang. And stand out kasi itong klase ng mga parang beauty bar na to or beauty one naman ganito is yung mga ganito, di ba, parang typical lang na ganyan lang siya. But this one, girl, meron siyang vibration. So, hindi mo na siya masyadong, ewan kung maririnig nyo na nagbabibrate siya, pero ayan mo. Okay, meron siyang parang on and off dito. Favorite ko is this Roto Lycy na eye drop. So, ito, famous na to. It's a product made in Japan. So, ito, napabili ko din siya kasama siya dun sa aking parang Japan haul or yan, pinabili ko siya sa Japan. And hindi ko pa, matagal ko na nakikita, pero hindi ko pa siya natatry. And nung tinry ko siya, sobrang ganda pala talaga siya. Although naririnig ko na talaga na maganda siya, pero alam mo yun, minsan sinasabi lang kasi diba nila. But girl, ma-attest ko talaga na sobrang ganda nitong product na to. And ginagamit, hindi ko siya ginagamit everyday, but ginagamit ko siya most pag nag-duty ako. Kasi usually 16 hours yung shift ko, and then by the second shift ko, medyo nagtatired eyes na talaga ako. Kasi nakaharap ako sa PC all day, diba? So, nagtatired yung eyes ko. Ang ginagamit ko to para mag-refresh yung eye ko. Medyo parang hindi ko lang alam kung ganun ba talaga yun. Pero yung pag pinatak mo siya sa mata, parang may mahap ding ewan. But if, alam mo yung mayamaya, nawawala na siya. Parang nagiging cool na yung eyes mo. Parang may malamig sa mata mo. And then pag, ayun, pag mulat mo, parang ang refreshing na sa mata niya. And ang weird din, kasi ito, ginamit ko siya one time nung nag-red yung eyes ko because of contact lens. Parang na-irritate siya. So, ewan ko, ba't ginamit ko siya. And then, pagka, although yung ganito kasi meron talagang for contact lens siya, pero parang hindi ko alam eh, or kung nangati yata yung eyes ko. Masabat, medyo namula yung eyes ko nung time na yun. And nung ginamit ko siya, nawala yung pula ng eyes ko. So, hindi ko alam kung para siya yung eye mo red. Kung may product, parang meron siyang vasodilator na properties. Kasi nawala talaga yung red ng eyes ko. So, I think makaka-help din to kapag may red eyes ka or what, nakaka-refresh siya. And, mas maganda kung magpapabili ka sa Japan kasi mas mura siya. Siguro mga 250 or 200 ata yung ganito. Kasi pag dito sa atin, medyo parang 400 ata. Yung iba nga 500 pa binibenta to. But, yan, sobrang ganda rin. Marirecommend ko. Aking mga monthly favorites, current favorites for the month of March. Sense akong mas sobrang haba niya. And hindi ko na masyadong diniscuss kasi magiging sobrang haba nitong video na to. But if you have any questions, comments, or suggestions, you can comment in my comment box below. And sana this video nakatulong sa inyo. And I'll be back with whitening videos after this. So please stay tuned for that. And sana guys, sana this video makatulong sa inyo. If you have any questions, comment, or suggestions, you can comment on my comment box below. And sana makita ko ulit kayo on my next video. Thank you for watching.